Guys, ito yung backup ng ating backup power natin sa wifi. Dati guys, yung ginagamit natin ito. Ang function nito guys, pag mawala yung main source ng power mo, mag-automatic siya transfer dito sa backup power na battery. Ngayon, pag babalik na naman yung main source ng kuryente mo, babalik na naman to. Ang pangit lang nito guys, mag-turn off siya ng mga 2 seconds. Tapos yung system mo, mag-turn off din. Kaya, minto na ako sa paggamit ng ganito. Yung ginawa ko na lang, yung battery na sasakyan na 150Ah, at saka inverter at charger. Ito, nagsacharge kasi ngayon. Ngayon, ang ginagawa nito, ito yung charger, magsacharge siya dito sa battery. Tapos, kahit magbo-brown out, wala nang delay yung power. Kasi nga, dito na siya sa kumukuha sa battery ng power. Ngayon, pag mag-full charge, automatic. Pag mag-full charge na yung battery, automatic hinto itong charger. Pero hindi naman talaga ma-full charge yung battery kasi may lagi namang kumukonsumo mo sa kanya. Sumusurvive naman talaga itong ganitong setup ko. Abot na rin ng 1 year. Ganun. Minsan nasisira yung charger. Pinalitan. Sa Shopee ko lang ito binibili guys. Ganun pa, 150. Mas pangit kasi itong ganito eh. Mahal ito eh. Parang 1.5 bata itong ganito. Automatic transfer switch. Mas maganda kasi pag may lalo na pag laging burnout yung lugar nyo. Pag solar kasi, wala pa din yung solar. Okay lang yung solar pag wala talagang source sa kuryente. Mas maganda talaga pag charger na lang kasi laging nagsacharge araw at gabi. Yung tulad yung sa solar panel. Mahal pa naman ang solar panel. Magkano yun? Yung tag 2,700, yung 100 watts. Pero, hindi naman ganun kalakas mag-charge. Ito na lang battery charger. 150 lang. Pag nag-burn out, kahit mga 2 araw o 1 araw, kaya naman suportahan itong battery. Ngayon, ang mga ginagamit kong battery, yung parang mga luma na battery ng mga globe or yung mga basta yung sa mga telco. Meron kasi nagsusupply sa akin eh. Mura lang yun. 180 amperes. 2.5 lang yung binta niya. Saka matagal din malubat eh. Sobrang bigat ng battery na yun. Samantalang kung ganito kasi 158 na pang sasakyan. Nasa 7,400 yung isa eh. Sobrang mahal. Okay na din yung kahit hindi brand new pero gumagana pa rin naman saka matagal din malubat. Yan, ito yung natin guys, yung hulugan nito guys, yung box nandun sa labas. Ito yung RPI ado yung nito software na ginamit. Ito really to guys eh. Ganun kasi itong mga tinapunan na signal na area. Pansit. Sobrang gulo guys. Doon yung box. Doon sa labas yung mga sebak na nabubungan. Guys, medyo wala kasing tao dito na tumitira guys eh. Kaya medyo na ang likabuko. Ano lang po.